So kamusta mga ka-big changers, and nandito na naman tayo para sa mga short series of life lessons na aking i-share sa inyo para at least makatulong sa panahon ngayon na kailangan ng bawat isa ng tulong, especially na maraming challenges and hardship na nangyayari sa atin ngayon. So ang ating pag-uusapan in this video is all about stress, no? Stress management. Basically, ang stress is hindi natin maiwasan. Everyone is experiencing stress, no? Kahit ang isang bata, kapag siya ay umiiyak, it means merong nangyayari na stress siya kasi meron siyang nararamdaman na hindi natin o hindi niya ma-explain. So tulad natin, meron tayong mga emotions at mga pressures na nangyayari every day. So mas mabuti kung paano natin siya i-manage, no? So, kaya nga ang sabi nga natin, stress management, this is not stress avoidance, no? Hindi mawawala ang stress. It's only that we manage stress. We have to remember that stress people. Ibig sabihin, ng isang taong stress ay nakakapagdulot din ng mga stress sa ibang tao. So, hindi natin gustong mangyari yan. So, ayaw natin mangyari yan na maging source tayo ng stress ng ibang tao. So, the best thing right now is for us to be able to understand in a short video na ito kung ano ba talaga ang stress. So, ano nga ba ang mga signs na na-stress na tayo? So, sabi sa mga pag-aaral, ang stress daw ay nagpapataas ng blood pressure. So, blood pressure rises kapag tayo na-stress. So, kapag may nangyayaring event na tayo ay na-pressure or tayo na-stress, isa yun sa mga possible na mangyari, no? Yung pagtaas ng blood pressure. Another is breathing becomes more rapid. So, yung kinakabahan siguro or nagpapalpitate or nahihirapan tayo, bumibilis yung ating paghinga, no? And then, of course, kasama sa stress na yan ay yung nakakaroon tayo ng problema with digestive system. Nag-slow down ang ating digestive system at nag-create ito ng problem, no, with our daily life, no, yung nangyayari kasi nga medyo bumabagal ang ating panunaw, so it creates a problem. Okay, isa rin sa mga sign of stress is yung heart or pulse rate, no. Sabi ko nga sa inyo kanina, bumibilis ang pagtibok ng ating puso. Minsan or most of the time, immune system ay bumababa din kapag na-stress tayo. Pag everyday na-stress tayo, ay bumababa, no, yung ating immune system at nagkakaroon tayo ng sakit. Of course, kasama dyan yung mga pananakit ng pangangatawan. Sometimes dahil sa stress, siguro ay nagkakaroon tayo ng problem with our muscles, no. So at the same time, ang isang pinakamabigat na sign ng stress ay yung hindi tayo makatulog. At kapag nangyari yon na hindi tayo makatulog, it's always boils down to nagkakaroon tayo ng nanghihina ang buong katawan natin. So because of those signs na nangyayari, nagkakaroon ito ng effect, no, or saan ba ito nagmamanifest? Baka hindi natin napapansin na or hindi natin matanggap sa sarili natin na tayo ay stress, pero nagmamanifest ito sa mga sumusunod na nangyayari sa buhay natin. Unang-una sa attitude, no? Yung dating laging nakangiti, no? Ngayon ay madaling magalit, no? At nag-iba yun, iba na yung turing niya, no? Kasama dyan yung words na hindi naman siya sumisigaw dati or hindi naman siya gumagamit ng mga words na ganun. Probably, ngayon nagmamanifest na, iba na yung way ng pagsasayta niya. Yung behavior niya nagbago na rin or possible na nagbabago. Kung sa trabaho nagkakaroon ng problem, no, kung dati he can finish ang isang trabaho ng 8 hours or probably half, no, or 4 hours lang yung isang assignment, but this time
hindi na niya matapos, no, nagiging 2 days, may delays na. And then probably hindi natin napapansin yung reactions, no, natin sa isang bagay, minsan big deal, no, lagi na lang big deal para sa atin. Dati naman hindi ka nagre-react ng ganun, but this time every time na may masabi lang sa iyo, it's a big deal na para sa iyo. So yung reaction mo is kakaiba. Okay? And of course, yung mood, no, nag-change ng mood. Okay? Masaya nga kanina, pamaya-maya biglang malulungkot. So it might be cause of a stress. So ngayon naman, ano naman ba yung mga reasons na na-stress tayo? No, ano ba yung mga reasons? Possible ito yung kasi yung mga sources ng stress, kung bakit tayo na stress. Number one, because sickness, no? Siguro na-stress tayo because of health reasons na meron tayong nararamdaman. Okay? Of course, ikaw ba naman na may sakit, nararamdaman sakit. So magkakaroon talaga ng change in your behavior, no? In your attitude. So yan, isa sa mga sources ng stress ay sickness. Okay? Another is task, no? Siguro nape-pressure ka dun sa assignment. Okay? May binigay sa yung assignment na hindi mo naman talaga kayang matapos. So na-pressure ka. So nagkaroon ng manifestation ng stress sa iyo. So ngayon nape-pressure ka na gawin 'yon. So it can be a source, no? Work assignment can be a source of stress. Another is relationship, no? Ang relationship kasi, lalo na ngayon, kapag may mga kaibigan tayo or mahal sa buhay na hindi maganda yung nagkaroon ng lamat yung pakikisama, so nagkakaroon ng stress yun, no? Nagiging sources yun ng stress sa atin kasi mahal natin yung isang tao. So minsan hindi tayo maging open sa kanila, may nagawa tayong masama, okay? Meron tayong pagtataksil na nagawa siguro, pero yun, it can be a source of stress, no, because of your relationship, even with your friends, no. Kung dati okay kayo, biglang nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari. So, yun, it can be a source of stress. So, ang another source of stress ay ang emotions, no? Yung the way we feel, tao lang naman tayo eh, di ba? Kung may nagawang masama sa atin, so ito yung reactions natin. Ganito yung na-feel natin, nasaktan tayo. So, it can be a source of stress. Okay? Another is surroundings, no? Another na pwedeng source of stress ay yung surroundings natin na hindi tayo makapag-focus, gusto nating mag ng tahimik o kaya mayroon tayong klase, no, or mayroon tayong meetings pero ang ingay ng surroundings natin na mapagsabihan mo, hindi sila sumusunod, so ikaw ang na-stress. Okay? So it can be a source of stress. And another stress, a source of stress ay yung solution to financial problems. So, nagiging rampant yan ngayon or laging kasama yan, no, sa nagpapa-stress sa atin is yung paano mo babayaran yung mga utang, paano mo babayaran yung mga hiniram mo na pera na wala ka namang malaking source, no. So, lahat naman tayo ay dumadaan dyan. So, these are the reasons kung bakit tayo na-stress. But the thing is, sabi ko nga kanina sa inyo, we cannot avoid stress, no? What we can only do is to manage the stress. Okay? So, how do we manage? So, ang kailangan natin is to improve or develop life skills. There are skills, life skills na tinatawag, which we need to develop for us to be able, no, to solve the problem, because life skills can address life's problem. Okay? So ibig sabihin, kung na-master natin o natutunan natin itong mga skills na to, na improve natin, this will help us
to manage the stress. Sabi ko, inuulit ko lagi, stress is unavoidable. Ibig sabihin, hindi talaga natin niya maiwasan. But the thing is, if we know how to manage using our skills, if we know how to manage this stress using our skills, it can help us. So, for short discussion, I'll be sharing to you two life skills na we can improve, no? Kung papag-aralan lang natin, kung paano natin gagawin, it will help us to solve many problems and it will lessen and help us to manage our stress. So number one is leadership skills. So how we lead, no? How we lead as an individual, the way we think, kapag natutunan natin, na improve natin yung leadership skills natin, makaka-solve ito ng maraming problems, especially it can solve in managing our stress. So, ano nga ba ang pwede natin gawin? Sometimes we need to change our mindset. Sabi nga nila, there are people with problem, no? Not problem people. Okay? Bakit nagawa nila sa atin yun? It's because they have problems. Not because they are problem people, but because they are people with problem. Ibig sabihin, meron silang dinadala kung bakit nila nagawa yun. If we know, if we learn to understand na kaya nagawa ng mga taong ito sa'yo, ay dahil meron din silang problema. For example, I read a post from FB friend, no? Ang kanyang post is like this. Tama raw naman na magsakay ang isang driver ng jeep ng pasahero. Pero parang kanyang naging problem, story is that every time na may bumaba dun sa jeep na sinasakyan nila, kailangang merong kapalit, no? Merong kapalit na pasahero ulit. So hangga't walang sumasakay, hindi raw tumatakbo ang jeep, no? At kailangan lagi maghintay. Okay? So the question now is, ano kaya ang problema ni Manong? Okay? So if we learn to understand kung ano ang kanyang problema, maintindihan natin kung bakit niya 'yang ginagawa. Diba? So, I repeat, they are people with problem, not problem people. Okay? Siguro dahil may problema sila. May problema yung driver, kailangan niyang mag-ipon. Siguro gagraduate yung anak o nasa hospital yung anak. If you learn kung ano ba talaga ang problema nila, maintindihan natin. Okay? So that will lessen the stress, no? Kasi sometimes ang iniisip lang natin sarili natin ang tagal-tagal niya, lagi siyang ganyan. Tapos nagre-react tayo. Okay? So yun nagiging problem kasi we only look at ourselves. But if we try to look at the other, yung dinadanas na ibang tao, no, o problem ng ibang tao, matuto nating maintindihan na ay okay. Diba? So, less ang stress. Another thing is, do not control things that you don't have control. People tend to control situation. Pero there are situations which you cannot control. Bakit tayo na-stress? Kasi gusto lang lagi natin is based doon sa gusto nating mangyari. Okay? Now, we are the one controlling the situation. But the thing is, there are many things in this world which you cannot control. The only thing you can control is yourself. Okay? Is yourself. This is very important kasi sa ugali ng iba, lagi na nilang iniisip na ko-control. Sa social media, di ba? Pinipilit nila na push kung ano yung gusto nilang gawin natin. Okay, pero the thing is, we have our own opinion. Other people have
their own opinion. So, remember, kapag tayo, pinipilit lagi natin kung ano ang gusto natin sa ibang tao. Yeah, may stress tayo kasi unang-una, no? People will not agree most of the time sa sasabihin mo. Okay? So what we need is to control yourself. Control your response. Instead of insisting what you want, why don't you let them say what they want? It's their opinion. Okay? And what you can control is your response to them. Diba? Nagkagulo ang mundo because we would like to control others. We would like to control others' opinion, other answer, others' way of thinking. But the truth is, you cannot control. No? What you control is yourself. The way you respond to that situation is the thing that you can control. Okay? Bakit tayo negative? Kasi inis na inis ka kasi yung taong sinasabihan mo ayaw makinig sa'yo. Tama ba yun? Diba? So ngayon, dahil hindi mo magawang kontrolin sila, kontrolin mo ang sarili mo. Diba? Ikaw ang mag-control sa sarili mo. Ikaw ang mag-control sa iyong response, sa iyong reaction, sa yung attitude. So that is very important that we learn this leadership skills. Now we live the way leaders do. That they are not controlling others, but they are controlling their own self, their attitude, and they show it to others as a model. So that is the way para malesen natin ang stress natin. Second, na kailangan nating i-develop is our intra-personal development. Okay? We need to focus on our intra. I'm not saying inter-personal. No, I'm telling you intra. It's you within yourself. I have learned in those sessions na inatinan ko, and I learned this na there is parang equation. E plus R equals O. Events plus response equals outcomes. Okay. So, events in our lives, hindi natin maiwasan yan. It can be good, it can be bad. What we can control is our response to that event. What we can control is our response to that event. And that will give us an outcome. For example, there is a good event, no, in your life. No? Wedding, birthday party, masaya kayo. But you have a negative reactions. And because of that, ang outcome mo, negative din. Hindi naging maganda. Umattend ka ng party, napakasaya. Uminom ka, may napagselosan ka, ang nangyari, ang outcome, pangit. Diba? On the other hand, good event, and then you enjoyed, that's your response, the outcome is good. So it depends on your response. Okay? Kapag meron namang event na pangit, for example, ito nga example. For example, merong nasunugan na wala lahat, no, ang kanilang gamit, nasunog lahat. Okay? There are two examples. One is the event is bad, that is nagkaroon ng sunog. The other family responded positively. So pwede pala na kahit negative yung event, as long as you respond positively, it can have a good outcome. Nasunugan sila, pero nagsumikap pa rin sila, lumipat sila ng ibang bayan, doon naghanap buhay, and then later on, nakapag-abroad, and then, ang ganda ng outcome. On the other hand naman, isang family, no, nasunugan within that area, kasama nila,
yung naging successful kanina, pero ang response nila negative. No, nagalit sila, nagwala sila, na pinagbintangan nila to, nakipag-away sila, nakulong. Ang outcome, masama. Okay? So, ibig sabihin, whether good or bad, you can create a good outcome depending on your response. So that's how you will develop intrapersonal relationship with yourself. Sabi nga natin, just remember this, master your emotion and do not be mastered by emotion. Okay? Master your emotion and do not be mastered by your emotion. Ikaw ang magmamaster sa emotion mo, hindi yung ikaw ang kukontrolin ng emotion mo. If you will allow your emotion to control you, that will result to a negative reaction. No, but if you are the one controlling to your emotions, it will be a good thing para sa iyo. It will lessen the stress. And ito yung sabi nga nila, emotion is energy in motion. Okay? So emotion, kapag maganda, no, kasi energy yan in motion, so depende yan sa energy na ibibigay mo. Would it be a bad energy or good energy? So, it's you who will decide. Okay? So, bago natin tapusin ang video na to, kung nagustuhan nyo itong video na to, paki-subscribe naman ng ating channel, The Big Change PH. Para sa mga update din natin, you can click the notification button and then you can share and like this video. So, to wrap it up, we cannot avoid stress. We can only manage it. And then we can always control our emotion instead of the emotion controlling us. Also, do not forget that there are people with problems, not problem people. May nagagawa yan sa atin na masama or meron siyang ginawang masama because may problema siya na kailangan ng attention. And you have to understand that. And another thing na lagi nating tatandaan is E plus R equals O. Events of our lives plus your response equals outcome. So it's you who will decide kung anong klase ng outcome, whether bad ang event, pero you have a positive response on that. Still, it can turn out positive. Okay? So maraming salamat. Yan muna. And meron pa tayong mga next na video na i-upload regarding life lessons, self-development, and entrepreneurship. So, panoorin nyo lang po ang mga susunod kong update at mga content para matulungan kayo sa mga possible na nag-iisip din kayo ngayon kung anong gagawin nyo. So, baka itong video na to ang makatulong sa inyo. Maraming salamat.